Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Ito po ang Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay unang araw sa buwan ng Oktubre, araw ng Webes, ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw din pong ito, ating ginugunita si Santa Teresita ng Batang si Jesus. Ang ating pumabuting balita na pagninilayan sa araw na ito ay hango kay San Lucas, Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 12. Sa kwento po ng ating mabuting balita, matutunghayan natin ang pagsusuko ni Jesus sa 72 alagad niya. At sa kanyang pagsusuko sa mga ito, binilinan po niya na huwag magdadala ng lukbutan, ng salapi o ng sandalyas. At naroon din po ang kanyang babala na sinusugo niya ang mga ito bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ang pagiging disipulo ni Jesus ay nangangahulugan po ng paggawa ng kanyang nais. Ang pagiging Kristiyano ay meron din pong esensya ng pagiging misyonero. Tayo man po ay sinusugo na gawin ang kalooban ng Diyos sa mundo. Ihatid ang aral at turo ni Jesus sa ating kapwa. At ito po ay hindi madali. Ang mga pananalita ni Jesus sa kanyang 72 alagad ay nangangahulugan lamang na mayroong panganib ang gawaing ito. Ang salita ni Jesus na sinusugo niya ang kanyang mga alagad na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat ang magsasabi sa atin na minsan o madalas pa nga ay may hatid na panganib ang gawaing ito. Pero nandoon po ang nais ni Jesus na mangyari sa atin. Nandoon ang gusto niya na tayo ay magtiwala sa Kanya. Kahit na wala tayong mga bagay na makapagdudulot sa atin ng seguridad, isaisip natin at isa puso na ang pangunahin natin, ang numero uno nating seguridad ay walang iba kundi ang Diyos mismo na nagsusugo sa atin. Tunay nga po na sa ating paggawa ng mga bagay na gusto ng Diyos, maaari itong magdulot ng panganib sa atin. Maraming kalaban ang po pwedeng umatake sa atin. Tayo po ay parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ngunit, kung paanong ang mga alagad ni Jesus ay nagtagumpay sa kanilang misyon sa kabila ng panganib, tayo man sa kabila ng mga panganib na ito, sa kabila ng mga pagsubok na ito, ay magtatagumpay din kung hanggang sa huli, tayo po ay magtitiwala at mananatiling nagtitiwala sa Diyos na nagsusugo sa atin.